أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila ay dapat lamang iukol ng lahat ng sangkatauhan sa naglikha ng langit at lupa. Walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dapat kilalanin ng lahat ng sangkatauhan ang kataas-taasan, kabanal-banalan, ang kanyang kaisahan. Walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dapat din nakilalanin ng lahat ng sangkatauhan ang lahat ng propeta, ganun din ang huling propeta ni si Prophet Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Magandang umaga, Masbate. Magandang umaga, Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid at mga kamusliman sa buong kalupaan. Mga minamahal ko pong mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Ernesto Cruz. Ako po ay dating Kristiyano. Now, my name is Abdul Rahman Cruz. Ako po ang director ng Philippine Islamic Propagator. Kasama ko po ang aking anak na si Abdul Rahim Mark Anthony Cruz at si Muhammad Yusuf at si Abdullah. Kami po ang apat na mag-aama na umiikot sa buong Pilipinas na walang ibang ginawa kung hindi ipaabot o sabihin sa mga tao kung ano ang pinakasimpleng doktrina ng Islam. So, dito po sa lugar ninyo, Masbate, mga minamahal ko mga kapatid, nasumpungan ko ang isang pamilya na katulad din po namin, na kaya lamang, mga minamahal ko mga kapatid, siya po ay namahinga na. Ang aking mahal na kapatid ni si Abdul Majid Apues na nagpapatuloy sa kanyang mga gawain na katulad din po ng aming ginagawa. Nasa totoo lang, itong kanyang anak na ngayon ang magpapatuloy o magiging kasangkapan ng Philippine Islamic Propagator dito sa istasyon ng DYME, ang number one na station dito po sa Masbate. Siya po si Abdul Wakil Apues. Mga minamahal ko mga kapatid, patawarin po ninyo kung ano man ang merong kaganapang o nagaganap sa araw pong ito. Ano ba ang aming sadya? Bakit kinakailangan kami magsalita o pailan lang sa kahanginan o sabihin o ikot sa buong Pilipinas kung ano ang aming sadya? Ito po ang nilalaman. Sino ba kayo at sino ba kami? Kami ang tinatawag na kamusliman at kayo ang tinatawag na kung ano-ano mga relihiyon. Maaring Kristiyano ka, Budahismo ka, Judahismo ka. Ang tanong, sa pananaw namin o isang mangaral na katulad ko, tayo ba ay magkaiba? Sa palagay ko po'y hindi, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi lang palagay, kundi direktang hindi tayo dapat nagkakaiba-iba. Iyon po ang aking panimula, mga minamahal ko mga kapatid. Bakit yun ang aking panimula? Gusto ko po sanang sabihin sa inyo, magmula sa araw na ito, hanggang kung kailanman matatapos ang aming programa rito, kung gano'ng makataas ang aabutin ng aming programa, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po namin intensyon na manira ng pananampalataya na may pananampalataya. At hindi rin po namin intensyon na sirain o manira ng relihiyon na may relihiyon. Yan po ang aming isa sa mga advocacy. Hindi po kami humarap sa inyong radio station, sa number one radio station na Masbate at sa iba't ibang kapuluan ng bansa Pilipinas para sabihin, kami ang mahusay at kayo ang hindi. Hindi po ganun, mga minamahal ko mga kapatid. Naparito po kami para magparamdam po sa inyo na mga minamahal ko mga kapatid, ako po isang Pilipino. Mahal ko po ang aking presidente. Mahal ko po ang aking bayan. Mahal ko ang aking bansa. At mahal ko ang lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Sa panong paraan, bilang isang simpleng Pilipino, wala po ako ibang alam na maitutulong sa aking bansa kung hindi sabihin po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, bilang isang Muslim, nagpaparamdam po ako sa inyo ng pagkakaisa. Sa katotohanan, mga minamahal ko mga kapatid, tanggapin nawa naman po sana ninyo ang aking pong kahilingan na huwag po naman sana tayong papayag anuman ang naganap. Halimbawa, ibig ko sabihin sa inyong lugar na merong nakaguluhang naganap dyan patungkol sa mga Musliman ba o anumang mga relihiyon, huwag po ninyo idadamay ang lahat. Ako po ay naparito, mga minamahal ko mga kapatid, para bungkalin po namin isa-isa ang mga importante at mga maliliit na mga detalye
At ewan ko na lamang po kung ano po ang mga lalamanin o sasabihin ng aking mahal na kapatid ni si Abdul Wakil Apoes matapos po ng ako ngayong araw na to at bukas ang aking anak na si Abdurrahim. Ang ibig ko sabihin mga minamahal ko mga kapatid, sino ba kami mga kamusliman dito sa bansang Pilipinas? At sino ba kayong mga kapatid ko mga Kristiyano dito sa bansang Pilipinas? At yung ibang mga relihiyon, kung meron pa man. Ang alam ko lang mga minamahal ko mga kapatid, ano man ang ating relihiyon, basta ang alam ko ang importante, ano man ang ating relihiyon kinatatayuan ngayon, wag po nating papayagan ang relihiyon na maging dahilan ng ating pagkahati-hati. Pero dahil ako po ay isang propaganda ng Islamic religion, doon po ako pupunta sa usaping iyon. Sa pagkangayon, simpleng bagay lamang, simpleng mga salita lamang ang aking bibitawan. Ano-ano ba yon? At dito na po ako pupunta. Una, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, bilang sa panahon natin ngayon, 2013, sa panahon natin ngayon, ako po'y kumakatok naman umuli. Kinakatok namin ang taong bayan, ang buong Pilipinas. Mga minamahal ko mga kapatid, ako po ay Muslim. Balik Islam nga po ang tawag sa akin, new Muslim. Ako po kasi dating Kristiyano. Bakit ba ako naging Kristiyano? Ano bang naging dahilan ng pagiging Kristiyano? Doon po muna ako sa panimula. Yun po ang pinaka-importante para sa akin. Ano ba ang ating bansa sa bansang Pilipinas sa unang panahon? Tayo ba'y Pilipino? Hindi naman po tayo Pilipino at that time. Basta yun ang alam ko rin. Dahil ako po'y nag-aral. Ang alam ko, ang pananampalataya ng ang bansa natin sa unang panahon ay kung tinatawag yung animism o animistiko. Sumasamba ang mga tao sa unang panahon sa mga kalikasan. Kalikasan, pagdating ng 1280 years ago, mayroong isang Arabo na dumating dito. Ang pangalan niya, Sheriff Makdum. Sumaka niya kapayapaan, ang aking kapatid na ito, na Arabo. Siya ay nagpalaganap ng Islamic religion. Pero dahil sa siyempre, nag-iisa lang siya, hindi ganun kabilis ang pagpapalaganap ng Islam. Meron nakita, ayon sa ating mga babasahin sa Philippine history, may mga balangay o mga grupo na dumaong sa ating bansa. At ito ang mga malayo. At ang mga malayong ito ay nangalakal at naghanap buhay sa atin. At isa sa kanilang mga ginawa sa ating bansa, ipinalaganap ang kanilang relihiyon ng Islam. O ang Islam sa ating bansa. At doon sa 1280 years na yon, papunta sa 1521, bago dumating si Magellan, tayo po ay nasa ilalim ng gobyerno o governance o pamamahala ng Islam. At tayo po ay payapa. Walang naitala kahit isa, mga minamahal ko mga kapatid, na kaguluhan. Walang naitala kahit isa na anumang mga kasakitan o ano pa mang mga masakit sa tenga. Wala pong naitala noong time na yon. Ang unang-unang kaguluhang naganap, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagitan ni Magellan at ni Lapu-Lapu. Ano man ang kasaysayan ng usapin sa kanila, sabagay, kung sa ating panahon, eh wag na ho natin pakialaman. Basta doon nagsimula ang kaguluhan. Hindi nanalo o nagwagi ang mga Kastila at that time. At sila po ay umalis at bumalik ng 1565 sa pamumuno naman ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa madaling salita, ang ating pong bansa, sa 100%, ang mga 5% ay namalagi sa mga kilid-kiliran ng mga Mindanao, Kasagaran, yan, Sambuanga, Basilan, Tawi-Tawi. Whatever, and then ang mga doon po sila, yun po yung mga tinatawag nating mga Tausug, Maguindanao, Bangingi, Iranon, whatever, yun sila po mga orihinal na mga Muslim na hindi nagpasakop sa gobyerno ng Kastila na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Yan ang tunay na nangyari sa atin, no? Mga minamahal ko mga kapatid. And then, yung 30%, namatay na po yun sa pakikipagdigma sa mga dayuhan na ito. At ang 60% o 70% maybe, sila po yung persahan na sinakop ng ating gobyerno. Sila po yung persahan na sinakop ng ating gobyerno at napalitan na po ang ating pangalan ng ating bansa. From Maharlika, naging Pilipinas. At tayo po nga ako nga po, ay katulad ko po, ay sinilang po akong Pilipino, at ako po ay naging Katoliko. At sa pagiging Katoliko ko, siyempre ako po ay nag-aral, nagbasa. At dumating ako sa edad na punto na nasumpong ako ang Islam. Akala ko kasi sa unang panahon mga minamahal ko mga kapatid, mapapansin po ninyo sa TV screen, hindi po ninyo makikita yung ganyang mga ngaral sa mga Kristiyan o sa iba. Yung may mga ganyan. Pagka nakita nyo may suot na ganyan, kung tawagin nila yung kutob, ay sasabihin nyo Muslim. Tatanggalin ko po, mga minamahal ko mga kapatid. Ayan. Hindi nyo na po ako makikilala ng Muslim, lalo na po wala na akong buhok. Maaaring sasabihin nyo, ako ay simpleng tao, Kristiyano, whatever, lalo na halubilo ako sa inyo. Pero pag sinuot ko muli yan, sasabihin nyo sa akin Muslim. Doon tayo nagkaroon ng isang usapin patungkol sa Muslim at sa Islam.
At dun sa parting yon, mga minamahal ko mga kapatid, hindi natin sila masyadong pinansin. Dahil siguro, crowded na tayo sa ating kasaysayan as of now, lalong-lalo na naging advance ang ating bansa. Pero bang ibig sabihin ng Muslim sa katotohanan? Ay, ang Muslim ba ay makikita lamang sa mahaba ang balbas? O merong kutob na sinasabi? Hindi po, mga minamahal ko mga kapatid. Ang isa sa pinakamababaw na paliwanag ng Muslim, mga minamahal ko mga kapatid, yung pinakamababaw na madali nyo maintindihan, lahat ng nilalang, ng naglalang lalangit at lupa. Halimbawa, nilalang niya ang araw ay Muslim. Ang buwan, nilalang niya ang buwan is Muslim. Ang bituin, ang hangin, ang tubig, ang hayop, lahat, ang mundo, yan ay mga Muslim. Si Adan, nilalang ng Allah, si Adan ay Muslim. At lahat ng lalaki sa panahon ngayon, katulad ko, ay lahi ni Adan. Muslim ka rin. At si Eva, lahi ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon, at siya ay Muslim. Dahil sila ay nilalang ng Allah. So, sa makatuwid, lahat ng tao ay matatawag na Muslim. Lamang, mga minamahal ko mga kapatid, nagkaroon tayo ng dibisyon sa pagitan ng 10 taon o 11 taon pataas. Yun ang tinatawag na pitra. Ibig sabihin ng pitra, ang tao nung nilalang ng Allah ay may likas na pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa Kanya. At nagkaroon ng passes ang lahat ng taong magmula 10 taon pababa hanggang sa sinapupunan ng Kanyang Ina. Kung ang lahat ng taong 10 taon pababa, anuman ang relihiyon ng Kanyang mga magulang, pag siya'y namatay, diretso na siyang paraiso. Kumbaga, wala siyang kamalayan sa kung anuman ang mga pagkakamali, kung pagkakamali man ang tatawagin, na sinakop ng kanyang mga magulang. So, pagdating mo ng 11, dahil ikaw ay naging Judahismo, Hudyo, o Budahismo, o Kristiyano, hindi ka na pwedeng tawaging Muslim. Wala ka na sa Islam. Kasi bakit? Inalisan ka na ng karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ron. Yan po ang pinakamadaling paliwanag doon. So, ibig sabihin, Muslim ka! Kung tawagin pa sa masakit na salita, no? Kung tawagin, suwail ka. Parang ganun. Suwail. Bakit naging suwail? Eh, paano nga kasi, eh, kilala mo ang naglalang na langit at lupa, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, bigla kang pumunta doon sa ibang ano. Eh, yun eh, karapatan mo yan. Hindi ko naman sinasabi. Ibig sabihin, tumalikod, pagtalikod. Yun ang pinakamababaw na salita, tumalikod. So, ang ibig sabihin naman ng Islam, yan po yung batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon sa kanya mga mananampalataya. Ang Islam is salam, kapayapaan, peace, submission. Yun po yung sinabi ni Jesus sa Biblia. Ang sabi nga ni Jesus, o angka ng Israel, sambahin ninyo ang aking Panginoon na nag-iisa, ng buong isip, buong kaliluwa at ng buong lakas. Yun ay para sa mga tao. O, pag naniwala ka, sumamba ka sa nag-Diyos ni Jesus, o sinamba ni Jesus, sinamba ni Noah, sinamba ni Adan, ni Moises, David, ni Abraham, at yung huling propeta si Prophet Muhammad, sumakan lahat ng kapayapaan, yun ang tinatawag na Muslim. At ikaw ay papa sa ilalim ng batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun po ang Islam. Ano ba ang unang batas ng Allah? Ang unang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala is very simple. Ang maniwala lang tayo na siya ay iisa. Isa lang po ah. Hindi po isang pares. Isa lang. Walang konsepto o walang kapaliwanagan ng isa. Isa lang. Kaya nga po sinabi ni Jesus, o angka ng Israel, sambahin yung aking Panginoon na nag-iisa. So sa makatuwid, si Jesus is Muslim. Hindi ka pwedeng tawaging Muslim kung hindi mo kilala si Jesus. Walang Muslim na hindi nakakakilala kay Jesus. Kaya lang, hindi namin siya tinawag ni Jesus. Siya tinawag namin sa tunay na orihinal na pangalan. Lahat ng mga Muslim, magmula sa kapanganakan ni Jesus o hanggang sa nabuhay siya, hanggang sa ngayon, hanggang sa magulo ng mundo, kilala siya sa pangalang Isa. Yan po yung makikita niyo doon sa ibabaw ng pagkakapako niya, yung Inre, di ba? Yan po, Isa po yan. Si Isa, Isa Nazareton Rey Ayudius. Si Isa na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Alam, kilala po siya ng mga Muslim. Alam ng mga Muslim na si Isa ay isang propeta. Alam ng kinuha ng, kilam ng mga Muslim na kinuha siya ng Allah at ibabalik siya ng Allah. At alam din namin, binigyan siya ng kasulatan. Yun din po ay sinabi sa huling kasulatan ng kapahayagan ng huling kapahayagang Quran. Katotohanan, mga minamahal ko mga kapatid, ang Islam, ang unang batas niya ay sambahin natin siya. Na walang kaibahan ko, isasummarize mo kung ano yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, isasummarize na natin, kung pinakasummarize is Ten Commandments, kung tinatawag naming Tura. Ang Tura ay sinasabi, isa lang sambahin natin.
Na yun din naman ang batas ni Jesus Christ. Lahat ng propeta, yun ang naging batas. Sambahin natin, maniwala tayo sa nag-iisa. Huwag tayo magtatambal sa kanya. Huwag sasamba sa mga ribulto at mga larawan. Mahalin natin. Ay sumamba tayo sa kanya, mahalin natin ang ating mga magulang. Huwag papatay, huwag mananakaw, huwag mga ngalawin, etc. Ikabubutin natin. So, nahati sa tatlo. Ang pagsamba sa kaisahan niya, mahalin ang ating mga magulang, at gumawa ng mabuti dito, at ipalaganap ang kanyang kaisahan. At ito po ang aming ginagawa ngayon. Ipalaganap ang kanyang kaisahan. Ito po ay jihad. Ito po ay masasabing isang jihad. Well, mga minamahal ko mga kapatid, iba na naman ang concept na sinasabing jihad. Mamaya na po tayo pupunta ron. This is jihad. Mahal ko ang aking ina. Ako may hanap buhay, susuportahan ko ang aking ina. Jihad. Mahal ko ang aking ina. Jihad. Gagawa ko ng mabuti. Jihad. May pamilya ako, maghahanap buhay ako para sa pamilya ko. Jihad. At nagsasabi ako sa inyo ngayon, jihad. Ang sabi ko sa inyo ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, ang sinabi ni Jesus, sambahin ninyo ang kanyang Panginoon na nag-iisa. This is jihad. Sino siya? Ano ang pangalan ng sinasamba ng mga Diyos ng mga Muslim? Eh, papagbaga sa Hebrew, Elohim. Siya po ang aming sinasamba, yung sinamba ni Moses, David, Abraham. Elohim. Eh, noong pangalawang dekada, sa Semitic language, Aramaic naman. Nasin ay yung panahon ni Jesus Christ, Aramaic. Ang pangalan niya sa Aramaic is Eloi o Elahe. Siya yung sinasamba namin sa Aramaic term. Siya yung Hebrew na Elohim, siya yung Aramaic na Elahe o Eloi. Eh nagkaroon ng panibagong lingwahe. At yun ay kinilala, mababasa niyo po yan sa encyclopedia. Na sinasabi Arab. Inna Allah la ilaha illa anna. Katotohanan, siya ang Allah, walang ibang dapat sambahin maliban sa kanya. Siya ang Allah, ang Elohim na nagpagawa o nagutos kay Noah na gumawa ng arko. Siya nagbigay ng 10 kautusan kay Moises. Siya nagbigay ng kasulatan kay David. Siya nagbigay ng kasulatan kay Abraham. Siya nagbigay ng kasulatan kay Jesus na si Isa. At siya nagbigay ng kasulatan sa huling propeta, si Prophet Muhammad. Sumakan na takapaypaan ang Quran. So pansinin po ninyo mga minamahal ko mga kapatid. Maring ngayon lang ninyo ako nakita. Simpleng-simple lang kapaliwanagan. Napaka-simple niyong intindihin. Ano? Ibig niyo sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, kinikilala niyo si Jesus? Yes, kinikilala po namin siya. Pero hindi po namin siya genius. Dahil kahit kailan, mga minamahal ko mga kapatid, walang sinabi si Jesus sa Biblia, ako ay Diyos. Wala po kayong mababasa niyan. At wala rin sinabi si Maria, anak ko, Diyos ko. Wala po siya sinabi niya. At wala siyang apostol na tumawag sa kanyang Diyos. At walang kahit na isang tao sa Biblia ng panahon ni Jesus na siya'y sinamba. Bagamat sinabi niya, sambahin natin ang kanyang Panginoon at siya lang ang paglilingkuran natin. At sinabi niya sa Biblia na siya'y binigyan ng kasulatan na yun din ang sinabi sa Quran. Ang Quran, ang kapahayagan, ang New Revelation, New Testament. Sa aming mga kamusliman, mga minamahal ko mga kapatid, ang Biblia is contained for revelation. Revelation ni Moses, David, Abraham, Jesus. Yan po ang Old Testament. Ang New Testament, patawarin niyo po ako mga minamahal ko mga kapatid, ang aking Quran kasi ay medyo luma na ng kaunti. Eh yung Quran. Ano ba ang Quran? Ang Quran is contained of what Bible said, pero inayos, ayos. Walang kasiraan, hindi binawasan, hindi nakulangan. Kumbaga, hindi siya nadaya. Teka, speaking of nadaya, what I mean to say? Anong ibig ko sabihin nadaya? Mahabang usapin na naman yon, just like jihad. Iba na namang concept nun. Pero magbibigay ako ng konti. Ang Bible po kasi is kinikilala ng mga ebanghelyo, kinikilala ng mga kamusliman yan. May pangalan po yan, yung original din na pangalan, just like Jesus Christ. Jesus Christ, the real name is Isa. Ang Bible is contained for revelation. Kasulatan ni Moises, Tura. Kasulatan ni David, Sabur. Ang kasulatan ni Abraham, Suhok. At ang kasulatan ni Jesus Christ na tinatawag ninyong ebanghelyo, yan po yung tinatawag naming angel. Eh, yan po yung mga lumang kasulatan. Kinikilala po namin yan. Sinabi po yan sa Quran. Binanggit po yan sa Quran. Sa Tagalog version, binanggit din po yan. Eh, ano bang, ano nilalaman ng Quran? Ang nilalaman po ng Quran, eh, nandito na po nang galing ang mga batas ng mga kamusliman. Pinalawig na po ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun din ang sinabi. Kung hindi lang nadaya, yung kasulatan ni Moises, David, Abraham, Jesus, eh nandito po yun. Summarize nga po, katulad po na sinabi ko sa inyo kanina. Ang summarize ng Quran is, maniwala sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Huwag tayo magtatambal sa kanya. Huwag sasamba sa mga rebulto at mga larawan. At sumamba tayo sa kanya. So, ibig ko sabihin, doon lang muna ako sa konting kapraso na yon. Doon lang muna ako, mga minamahal ko, mga kapatid. Total, mahaba pa naman ang ating panahon. Every Saturday po kami, mga minamahal ko, mga kapatid. Every Saturday and Sunday. Anong oras ba natin yon? Anong kapatid? Pagka Sunday? Pagka gabi, pagka Sabado, magsisimula po kami ng 8:45. Yung ganito pong oras ng akin. And then, pagka Linggo, anong oras yung Linggo natin? 9:30 magsisimula. Hanggang 10:30 yun. Every Saturday and Sunday yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Maaring bukas kasi, ito po kasi panimula pa lang naman namin. Kami pa lang nagpasimula. Ako, ang director na si Abdurrahman. At yung subukas naman, yung presidente naman ng Philippine Islamic Propagator. Makikita nyo po yan, mga minamahal ko, mga kapatid, sa YouTube at sa Facebook. I-type nyo lang sa YouTube at sa Facebook, Philippine Islamic Propagator o Propagator. Makikita nyo na po kami dyan, yung mga naging activities namin sa una. So bukas, ang magsasalita yung akin namang anak. And then, susunod na po yon, ang kakatawa na po doon, ang kumbaga, mambabraso na ron, yung aking kapatid na anak mismo ng unang, kung tawagin natin, Mujahideen. Mujahideen. Kasi Mujahideen, ibig sabihin yung mandirigma sa landas ng pangkapayapaan na gawain na ipangalat ng kaisa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Abdul Majid Apoes. Saludo po ako sa kanya, mga minamahal ko, mga kapatid. Inabot na po siya ng kamatayan sa kanyang gawain sa tungkol sa Islam. So ipagpapatuloy po namin yon dahil ako'y mataas ang respect ko sa taong ito. Dahil bakit? Dahil sa tulong at gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, nagkaroon po ng iba't ibang mga simbahan ng mga kamusliman dito. At do sa katotohanan, mga minamahal ko, mga kapatid, meron po tayong isang masjid na malaki dyan sa may Dimasalang. At ito po pinamumunuan ng kanyang anak na si Abdul Wakil Apoes. At siya na po ang kakatawan na susunod. Kung mga minamahal ko, mga kapatid, inuulit ko po sa inyo ano. Kung halimbawa man sa mga pagpapaliwanag namin, at meron po kayong mga katanungan, doon po sa Facebook at saka sa YouTube, o dyan siguro makikita ninyo ang number po ng mga pagtawag. Kung pwede lang po sana, kung pwede na ako yung nagmamanikluhod sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid, kung magtatanong po kayo, ay yung pong mahalaga. Ibig ko sabihin mahalaga, halimbawa, yung ikabubuti ng hindi nyo talaga nauunawaan. Huwag po sana, iwasan po sana natin yung magtanong tayo na para baga kasi nasa on the air po tayo. Dahil Masbate, Leyte, Bicol, gusto ko kasi para bilang isang panimula ng aming programa bilang director ng Philippine Islamic Propagator, gusto ko po na hanggang sa simula, hanggang sa katapusan, magkakapatid tayo at maganda ang ating pananaw sa isa't isa, ano man ang iyong mga sinasakupan. Kasi mga minamahal ko, mga kapatid, hindi po kasi maganda para sa akin na magkaroon tayo ng debate. Ipinagbabawal po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Opo, sa katotohanan, pinagbabawal po yan. Yan po ay impyerno ang kaparusahan sa pakikipagdebate. Impyerno. Imagine, mga minamahal ko, mga kapatid, makikipagdebate lang ako sa inyo. Impyerno na ang babagsakan ko. Magkaroon ako, magkapagsalita ako ng ikasasama ng loob mo, impyerno pa rin ang babagsakan ko. Kapatid, teka muna. Maaaring sabihin ng iba sa inyo, nakikinig. Para atang kakaiba ang pagiging Muslim mo. Para bang napakatamis mo magsalita. Paano po yung mga kapatid natin, mga mamamatay tao na mga kapatid, mga kanunggad to ganda nga yan. Ako na po nagbanggit yan, hindi naman po kayo. Bakit nga bang may mga ganun mga kamusliman? Kung tawagin natin sa aming panig. Kasi po sabi ng Allah sa Quran, ang sinabi po ng Allah, ang lahi ni Adan magkakasala. So, lahi kami ng Adan at ibang relihiyon, ibang sekta, ilahi rin kayo ni Adan. Kung may mga gumagawa sa amin ng pagkakamali, meron din po sa inyo. Nagkataon lang, mga minamahal ko, mga kapatid, dahil siguro, kakaunti lang ang bilang muna ng mga kamusliman, kaya medyo parang kapansin-pansin. Nagkaroon sa 1,000, nagkaroon ng pagkakamali yung isa, napansin na lahat tuloy dahil sa salitang Muslim. Huwag po ganun, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi pagkahalimbawa, may 1,000 Muslim sa isang lugar, yung po'y tribes nila Maranao. Yung iba yung Maguindanao. Ako'y Tagalog. Kunwari, nakagawa ng pagkakamali si isang Muslim, huwag po natin sasabihin na, nako, yung isang Muslim doon, ganon. Huwag po naman ganon. Kasi bakit? Katulad po na sinabi ko, kami kumakatok sa inyong puso at isipan. Nagmamanikluhod po kami, mga minamahal ko, mga kapatid, na kami po ay nananawagan sa inyo. Ang pagtawag po namin, ang pagbukas namin ng programang ito, para magkaroon po kayo ng counting knowledge patungkol sa Islam.
na maaaring yun ang maging dahilan para magkaroon tayo ng pagsasama-sama at pagpupuri at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tatanggapin mo. Kung hindi, walang problema. But at least sinabi namin sa inyo. Dahil yun lang naman ang obligasyon namin. Wala naman kaming obligasyon na maging kang Muslim ka. Basta ang alam ko, ako'y dating manggagawa o ako'y dating pastor. Dati rin po ako pastor sa Christian. Pinanganak akong Katoliko. And then, pagka-graduate ko ng kolehiyo, hindi ko nagamit yun. Ako'y nag-aral muli. At ako'y naging pastor. 18 taon. At sa 18 taon ko po ang pagiging pastor ko, 4 na taon ko ni-research ang Islam. Sa madaling salita, andito na po ako ngayon. At para sa akin, ito ang tunay na pamamaraan ng pagpupuri at pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Ang sistema ni Noah, ni David, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, at ng huling si Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bigyan ko po kayo ng sample. Ramadan po ngayon, pag-aayuno, fasting, tinuro po ni Jesus yan. Ayun po tinuro sa amin ni Prophet Muhammad. Sabi ni Jesus, sambahin natin ang ganyan Diyos na nag-iisa. Sabi ni Moises, sambahin natin ang Diyos na nag-iisa. Hindi po sinabi ni Prophet Muhammad. Ano ba ang itsura ng Allah? Meron ba siyang utak? Wala po. Ang alam ko, ang Allah ang nagbigay ng utak sa atin. Kasi po, sabi niya, wala siyang itsura eh. Hindi wala nakakita sa kanya. Kaya hindi ako pwede magsabi na may utak siya. Meron ba siyang mata? Wala po. Pero siya ang nagbigay ng mata sa atin. Meron ba siyang tenga? Wala po. Kasi, pero siya ang nagbigay ng tenga sa atin. Eh, hindi po ako pwede magsabi na siya may utak, may mata, whatever. Kasi sabi niya, kahit na sinabi ng Biblia, parehas na sinabi ng Quran. Sabi ng Biblia, ako'y Diyos, hindi ako tao. Walang nakakita sa akin. Ako'y nag-iisa. Yan po ang sinabi niya. Ako'y nag-iisa. Ako ang naglalang ng langit at lupa. Ang naglalang kaadan at eba. Yan po ang sinabi niya. Walang iba liban sa akin. Wala akong katulad. Eh, parehas na po ang sinabi ng Quran. Iisa lang po. Sabi nga niya sa Arab word, Kul. Kul huwa lalahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakulahu kufwan ahad. Ipinapahayag po namin sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa. Sa iganap, sandigan nating lahat, hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak, ang Allah ay walang katulad. So pag sinabi walang katulad, kahit na mismo sa pangalan, wala siyang katulad. Pansinin po ninyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Allah, capital A-L-L-A-H, walang gagamit niyan, kundi siya lang. Nung panahon ng Hebrew, Elohim, walang gumamit nung kundi siya lang. Eh nawala, nabura na yun. Aramaik, Eloi, Eloi, Lama sa Baktani, nabura na yun. Eto na po tayo, Allah. Wala lang pong nagamit siya lang dahil siya ay nag-iisa. May espiritu ba siya? Hindi. Hindi siya si Jesus, hindi siya si Moises, hindi siya nagsakatawang tao at hindi siya pwede magsakatawang tao, hindi niya nga kailangan magsakatawang tao pa. Kaya po siya nagpadala ng mga propeta. At bakit siya, kaya siya nagpadala ng mga kasulatan? Dito po tayo maglalaban-laban, mag-uusap-usap sa kasulatan. And then, ang kaibahan pa na mga kamusliman, mapapansin po ninyo, sa yung ibang mga relihiyon dyan, ang pagtawag ng pagdarasal ay iba-ibang uri. Ang pagtawag ng pagdarasal sa mga kamusliman, mga minamahal ko, mga kapatid, maaring marami ang nagsasabi na, halimbawa, pagka mayroon kang mga simbahan dyan, mga kapitbahay kayo, mga simbahan ng mga Muslim, maiingay yan eh, pagka umaga, tanghali, gabi, 5 beses yan, maiingay. Mayroon dyan na lalait, nagsasalita ng hindi maganda, pero hindi kami pwede magalit dun. Kasi sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, pinaunahan na ng Allah yun, na ang hindi mananampalataya, pag narinig niya ang pagtawag sa pagdarasal, sila ay nagsasabi ng hindi maganda patungkol dito dahil wala silang alam. Ano ba ang sinasabi ng mga kamusliman patungkol sa mga bagay-bagay na ito? Pakinggan po ninyo, mga minamahal ko, mga kapatid, kapag ka nakakarinig po kayo ng pagtawag ng pagdarasal, Brother Abdul Wakil, parinig mo nga sa kanila kung papaano ang pagtawag ng pagdarasal sa Islam. At ito po ang pagtawag ng pagdarasal sa Islam. Pakinggan po ninyo at ipapaliwanag ko po yan. Asan po rito? Ito? Please lang, please. Hindi ko po alam. Okay. Thank you very much. Ito po, pakinggan po ninyo ang pagtawag ng pagdarasal sa Islam. Go ahead, brother. Yan po si Brother Abdul Wakil Apuis. Yan po yung anak ni Abdul Majid Apuis. Ito po yung mga dating maiinit sa paggawain dito at kami po ngayon ay magkakasama na ngayon. Inish, alhamdulillah. Sige, kapatid. Ang pagtawag ng pagdarasal, kapag magdarasal ng mga kapatid, ganito po ito. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya alas salah. Hayya alas salah.
Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Yan po ang sinabi niya sa unang talata. Ang pangalawa niyang talata, Ashhadu an la ilaha illallah. Ang pangatlo niyang talata, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang pang-apat niyang talata, Hayyalas salah. Ang panglima, Hayyalal falak. Ang pang-anim, Allahu akbar. Ang pampito, La ilaha illallah. Sa Tagalog po yan, ang Allah ay dakila. Ang Allah ay dakila. Ang Elohim, ang Eloy ay dakila. Ashhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi, kami ay sumasaksi na ang Allah ay nag-iisa. Tama yung sinabi ni Jesus Christ sa Bible. O ang kanong Ismael, sambahin ninyo ang aking Panginoon na nag-iisa. Ayun po, no? Ashhadu an la Muhammad Rasulullah. Kami sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, propeta ng Allah. Hayalas sama, halina kayo magbasal. Hayalal fala, halina kayo sa tagumpay. Allahu Akbar, ang Elohim, ang Eloy, siyang Allah ay dakila. La ilaha illallah. Walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Yun lang man po, mga minamahal ko, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, ngayon alam mo na, manarinig mo. Narinig mo na ngayon na ang aming sinasambang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglalang kay Adan at Eva. Pero tatandaan po ninyo, mga kapatid, ha, marami po kasi nagsasabi, pagka minsan umiikot po ko, gagagaling ko lang Mindanao. Sinasabi, parehas naman Diyos natin, iisa lang. Ay, pagka pinakinggan mo, oo nga naman, iisa nga lang. Pero hindi po kami naniniwala sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wala po kaming concept na ganun. At hindi po namin hindi namin sinasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsakatawang tao nga. Wala nga po siyang espiritu. Hindi siya si Jesus. Hindi siya si Adan. Hindi siya si Propeta Muhammad. Yan po yun. Yan po ang pinaka-concept ng La ilaha illallah. E sino ba si Prophet Muhammad? Si Prophet Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ang kani Isaac, ang kani Ismael, ang tatay si Abraham. Si Jesus Christ, ang kani Isaac, ang tatay si Abraham. Magkakamag-anak lang po yung mga tao na yun, yung mga propeta na yan. Mga minamahal ko, mga kapatid, medyo humabahaba na ako ng paliwanag. Sana doon sa mga sinabi kong mga salita o mga talata magmula pa kanina, ginawa ko lang pong simple muna. Para lang sa ganun, mas madali nyo maunawaan ang mga darating pang mga kapaliwanagan. Bukas, ang aking anak, at ang aking kapatid na si Abdul Wakil Apuis. Mga minamahal ko, mga kapatid, kung meron po kayong mga question o meron kayong mga tanong, ay pwede po kayong mag-plug sa Facebook o pwede nyo po kami kausapin sa YouTube o sa Facebook, Philippine Islamic Propagator. At sana, mga minamahal ko, mga kapatid, yung mga nakakita sa aking kagwapuhan, pag nakita nyo po ako sa kalsada, huwag po kayong maiilang na ako'y batihin. Dahil bakit? Pilipino po ako. Pwede mong sabihin sa akin na, oy kapatid, nakita kita. Magbatian tayo. Simulan natin, tuldukan na natin. Mga minamahal ko, mga kapatid, tuldukan na natin ang ating medyo parang bang nagkakaroon ng agwatan. Wala po kasi dapat na agwatan, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi kapatid kita eh. Kapatid kita. Lahi ka ni Adan. Lahi ako ni Adan. So, kung Musliman ako, so... Kung Christian ka, so. Kung Judaismo ka, so. Walang, hindi tayo pwede dapat na, porque religion mo'y ganyan eh, magkakaiba na tayo. Ay, ito siguro pagdating na ng panahon ng iyong dasalan, diyan ka. Ayaw mo tanggapin ang aking mga paliwanag? Ayaw mo maging Muslim? Kahit anong ganda ng aking paliwanag? Walang problema. Nagpapaliwanag ang inyong mga ngaral sa TV. Ayaw ko rin tanggapin. So, wala rin. Respect me. Parang ganun lang. Hindi ba? O, eh, malay nyo, madala ko kayo. So, alhamdulillah. Eh, kung madala nyo ako, eh, mabuti sa inyo. Walang personalan, mga kapatid. Yan lang po ang pinaka-roots ng aming advocacy. Ang pag-ikot po namin, ang gusto namin ipaabot sa inyo, ipaabot lang ng simpleng-simpleng, paabot lang ang paliwanag ng Islam. Hindi na kinakailangan pa palalimin pa. Sa simple lang, doon na tayo magkakaintindihan. At tatandaan po ninyo, hindi po tayo pinasamba ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po tayo pupunta sa Islam, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, para tayo ay gumawa ng masama. Wala po sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala
na sambahin mo ako, gumawa ka ng masama. Ang sabi nga ng Allah, ang lahat ng mabuting gawa sa Allah, ang gawang masama kay Satanas. So, ibig sabihin, sa mga, kung may mga kapatid ako na, halimbawa, yung mga brother ko, halimbawa, katulad na sinasabi ng mga kapangkalahatan, eh, doon daw si Bin Laden, may tanong nga sa akin. Yan, isang issue ko yan. Nationwide tayo siguro kung ano may naabot. Anong pananaw ko kay Bin Laden? Total, patay na naman si Bin Laden. Ano ba pananaw ko kay Bin Laden? Ang pananaw ko kay Bin Laden, kapatid ko siya. Kasi bakit? Muslim siya eh. O, ano man ang mabuti niyang gawa, nung siya ay nabubuhay pa, may kagantihan ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mabuti niyang ginawa. Ano man ang kapara, ano man ang kasiyang ginagawang pagkakamali, nung siya ay nabubuhay pa, may kabayaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kanyang pagkakamali. Paparusahan siya. May iyamal mitkala zaradin kereyara, wa may iyamal mitkala zaradin sereyara. Singliit man ang atomo na ginawa mo mabuti, may mabuting kagantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Singliit man ang atomo na ginawa mo masama, ay may kabayaran, kaparusahan sa Allah subhanahu wa ta'ala ginawa mo masama. So, walang maliligtas doon. Maari ka makaligtas sa batas ng pantao. Pero sa Allah subhanahu wa ta'ala, no! Walang makakaligtas. Kahit na ang simpleng salita mo, yun nga rin sasabihin mo, yung kapitbahay ko na yan, ang sama ng ugali niyan. Eh, ganito, chichismis mo na siya. Eh, masakit po yun. Kaparusahan po yun. Hindi po pwede sa Islam yun. Pinagbabawal po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malaki ng damdamin ng kapwa ng tao. Pinagbabawal. Kung ang damdamin ng kapwa tao ay pinagbabawal, makasakit ka ng damdamin ng isang tao, ano pa kaya pagpatay? Ano pa kaya pagbibenta ng shabu? Eh, hindi, walang tinuro. Walang po tinuro ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sinabi ang Quran na tayo po ay magkahati-hati. Wala po sinabi ang Quran na tayo ay magpatayan na dahil na ito, hindi kayo watawatay rin. No, wala po sinabi ganyan. At imposible magturo ang isang reliyon ng kasamaan. Kaya alam po, mga minamahal ko mga kapatid, ibabalik ko po ang aking kalo o sumblero o kutub. Ako po ay isang Muslim. Ako po ay isang Muslim. At hindi po ako magsisinungaling. Lalo na sa panahon na magsasabi ako ng isa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala at ngayon po yung Ramadan. Ang isang pagkakamali namin ng kasinungalingan ay libu-libong taon ang kabayaran para sa akin. Impyerno ang babagsakan ko. Anong dahilan? Bakit ako harap dito na may impyerno ko? Hindi po namin kailangan ng inyong salapi. Wala po kaming kailangan sa inyo. Wala po. At pwede rin kayong humingi, mga minamahal ko mga kapatid nga pala, bago ko matapos. Ilang minuto na lang ba ako, kapatid? Hindi ko alam kung ilang minuto na ako. Di ba rin sumobra, wag lang kumulang. 15 minutes pa? So, alhamdulillah. Ah, so, ang ganda naman sa 9. Ah, pasensya na po kayo. Nagtatanong po ako sa aking sa mismong operator ng DYME. Kasi first time ko nga lang po rito, mga minamahal ko, mga kapatid. Ako po yung nagsasalita kung saan-saan. Magkakaroon din po kami, mga minamahal ko, mga kapatid, ng radio station, inshallah, sa Cotabato. At magkakaroon din po kami ng radio station, inshallah, diyan po sa Butuan. At magkakaroon din po kami, inshallah, sa Tuguegarao. At dito nga po, at doon po sa Palawan. Yan po idadahan-dahanin namin. Para lang sa ganoon, mga minamahal ko, mga kapatid, ito pa yung mabuti para. Tiyak na mabuti. Kasi bakit? Kita nyo. Ngayon, alam mo na ngayon, may katabi ka, may kapitbahay ka Muslim dyan. Anong kaibahan mo dyan? Kumakain ng kanin yan, umiinom ng tubig yan, kumakain ng tinapay, nagsasawsawan nga rin na silian. O, oh, okay, parehas lang naman nyo. Sige, sugatan mo, may dugo yung pula rin. O, oh, pagka nakita mo Muslim, huwag ka matatakot dyan. Wala kang dapat katakutan dyan, mga minamahal ko, mga kapatid. Muslim ka, Budahismo ka. Kapag kung nari, halimbawa, nasa kanan mo, Muslim. Ah, nasa kaliwa mo, Budahismo. Parehas lang yan. Iba lang ang kanilang pananampalataya. Huwag nyo katatakutan yan. Hindi, kapatid, matatapang ang mga Muslim. Matatapang. Ay, bakit mga kapatid, kung matatapang, eh katulad ko, maaari siguro, pag sinabi mo, maaari mo, sabihin mo, matapang din ako, kasi minsan may pagka-stricto ko. Normal lang. Pare-parehas lang, mayroong mga matatapang na ibang laan, ibang mga reliyon. May mga matatapang na mga Muslim. Pare-parehas lang po yan, mga kapatid. Huwag po ninyo kasi lang katakutan. Sa katotohanan lang, pagka nagtanong kayo sa mga Muslim yan, Brad, pwede ba magtanong patungkol dyan sa iyong reliyon at hindi ka sinagot? Imposible hindi ka sasagutin yan. Kahit ano pa ang mood ng tao na yan. Kasi alam mo kapatid, pananagutan niya yun sa kabilang buhay. Alam niya yun. At inutos sa amin mga inutos sa amin ng sa Islam, inutos sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas ng regulasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin namin ang aming kapitbahay sa walong pinto sa kanan, walong pinto sa kaliwa, sa harap at likod. Pag kami kapitbahay ng isang Muslim dyan, Brad, Muslim yan, pero ang tribu niya maranang Maguindanao, Tausug. Depende sa tribu. Maring ako ang kapitbahay mo na inis ka sa akin. Balik Islam. Huwag mo na natin, huwag ka masasalita ng Muslim kaagad. Yun po. Kasi kami mga Muslim, kung marami, may nag-away doon mga Kristiyano,
May nagsaksakan doon, may nagbarilan doon. Hindi kami nagsasabi na nagpatayan ng mga Kristiyano. Hindi ganun. Sabihin mo, di ba? O pagka sinakunari na may mga isang area dyan, may mga nagbebenta ng shabu, nahuli mo, halimbawa, Tausug yan, o ano ba lahi niyan, tribu niyan, ay Muslim, nagbebenta ng shabu, nilahat mo. Para mo nang sinabing pati ako nagbebenta ng shabu. Eh kung sa pwede siya, basahin mo yung dyaryo, mga kapatid. Halimbawa, nakabasa ka ng mga karumalduman na babasahin. Wala kang mababasa dyan na isang Kristiyano, binaril si Kristiyano. Di ba no? So, discrimination. So, ang pagpunta po namin dito, maiwasan natin ng discrimination. Para paglabas po natin sa kalsada, iba po ang pananaw mo sa akin, alisin mo na yung pangit. Normal. Ay, Batanggenyo na Muslim. Ay, Maranao na Muslim. Ay, Maguindanao na Muslim. Ay, Ilocano na Muslim. Bakit ka naging Muslim? Kasi naniwala siya na isa lang pala talaga ang naglikha ng langit at lupa. Yun lang naman ang pagkakaiba natin eh. Hindi namin ginawang Diyos Jesus, propeta lang namin yan. Pero kung anong ginagawa mo, umakyat ka sa bahay mo na may hagdanan, hahakbang ka, hakbang din ako. Pagdating mo sa taas, tataas din ako kasi hakbang ako eh. Pagdating ko sa taas, ang kaibahan natin pag dahil nandun sa taas ang hagdanan mo, ang Diyos mo si Jesus. Ako ang Diyos ko, ang Diyos ni Jesus, ang Allah. Doon lang tayo nagkaiba. Wala na. So, anong problema? Eh, yun ang ginawa mo sa buhay mo. At ito ang ginawa ko sa buhay ko. So, respect each other. Di ba? Ay sabihin nung sa kabila na may TV, may radio station kayo, may TV program kayo. Sasabihin mo, Jesus is Lord. Jesus is God. So, respect. What? What is the problem? May kahit na sakaling kita, hindi ka naman naalis dyan eh. Oh, ang Diyos ko, ang Allah. Sino yung Allah? Yung Diyos ni Jesus. So, respect me. Ganun lang. Yun lang ang pagkaiba natin. Wala na pong pagkakaiba yan. Wala na pong pagkakaiba. Tingnan po ninyo, arisin ko po ito. Oo, oh, hindi na ako Muslim. Pero propeta ko si Jesus. Hindi ko siya Diyos. Tandaan po niya. Ang Allah ay nag-iisa. Pag lumabas ako sa kalsada, hindi mo na ako mahalata. Pero pag kinabit ko to, sasabihin mo, ay terorista. Ay wag naman. Hindi po ako terorista, mga kapatid. Hindi ako terorista. Pinagbawal po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang manakit ng damdamin ng kapwa niya tao. Kaya naman po mga minamahal ko, mga kapatid, malapit na po magtapos ang aming programa. Meron po akong 8 minutes. Sa 8 minutes na yan, bibigyan ko ng kaunting minuto ang aking anak na magsasalita bukas. Ay, ang aking anak at saka si Brother Wakil. Sila po ang magiging makakaharap niyo po, lalo na po itong aking kapatid na si Abdul Wakil. Yan po, pwede po kayo magtanong. Mga minamahal ko, mga kapatid, ano man ang aking mga nasabing hindi maganda magmula pa ho kanina? Patawarin niyo po ako. Kayo na lang po magpapasensya, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi po ako ay nasa fasting o nasa pag-aayuno. Ibig sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, malapit na po matapos ang aming fasting, ang aming pag-aayuno. Eh, medyo sabihin na lang natin, wala ako sa tamang direksyon ng pag-iisip. Yung pong naririnig niyo sa akin na yan, wala pa ako sa tamang direksyon ng pag-iisip. So, ginawa kong simple ang aking salita para mas madali po ninyo maintindihan, maunawaan ang aming programa pong ito, mga minamahal ko, mga kapatid, ay pagtawag lamang at pagsabi sa inyo kung ano ang aming simpleng doktrina. Kung ito po'y tatanggapin ninyo, salamat. Kung hindi po ninyo tatanggapin, wala pong anuman. Tatandaan po ninyo, mga minamahal ko, mga kapatid, ito po ang aming advocacy. Magmahalan tayo sa isa't isa. Huwag po tayong papayag na ang relihiyon ang maging dahilan ng pagkahati-hati. Mahalin natin ang ating presidente, mahalin natin ang ating gobyerno, sumunod po tayo sa batas. Kapag ako'y nagkamali, ikulong mo ako. Dahil bakit? Abay, syempre, ako'y komunidad. Ako ay kasama sa Republika ng Bansang Pilipinas. Kaya po, wala pong exemption. At pagbabayaran ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang aking kasalanan. Mga minamahal ko, mga kapatid, hanggang dito na lang po ako. At bibigay ko po sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid, ang aking munang anak na magsasalita bukas, si Abdurrahim Mark Anthony Cruz. At ang susunod po ay ang aking kapatid na si Brother Apuis, na yan po, magtatabi po sila dyan sa ano, para po mas madali ninyo matandaan. Yan po yung anak kong panganay. Magandang lalaki rin po siya, katulad ng kanyang tatay. At ito po yung magandang lalaki rin ng anak ni Abdul Majid Apuis. Andirito po sila. Assalamu alaikum. Live. Okay. Sige na, okay na. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga mahal ko po mga kapatid na nakikinig po sa amin at napapanood kami through live stream. Ako po si Abdul Rahim Cruz, ang panganay na anak po ni Abdurrahman. At ang kapatid ko po dito ay si Abdul Wakil Apuis, ang panganay na anak, ang anak po ni Abdul Majid Apuis. Ang tinaguri ang pioneer po dito ng pagtataguyod o pagpapalaganap ng salita ng Allah subhanahu wa taala.
So madagdag ko lang po mga mahal ko mga kapatid, hindi lang po tayo dito po nagtatapos dahil alam niyo sa totoo lang, kami kagagaling lang din po sa biyahe magmula pa kahapon hanggang ngayon. Kaya pagpaumanhin po ninyo kung ako man ay humarap sa inyo ng ganito. So tayo po ay magkakaroon ng live stream sa buong mundo po yan, maaari niyo pong ipalaganap. At nakapaskil po sa aming mga Facebook ang lahat po ng contact at lahat po ng mga gusto po ninyong malaman patungkol po sa Islam. I am inviting everyone, both Christian, lahat ng kahit na anumang religion, I am inviting every one of you to please, if you have any concern, any kind of question, any doubt against Islam, we are inviting you to give us your question free. We are accepting any kind of question. I will giving you privilege through text, through phone, or through live stream, whether it is against Islam, so that we can erase the doubt. As what my father said, as like what my father said just a minute ago, ang sinabi niya dito is our advocacy is for peace. So how can we achieve peace? Through proper acknowledgement. For peace, then magkakaroon tayo ng unity. Bakit tayo magkakaroon ng unity? Dahil tayo nagkakaroon ng pagkakaintindi at pagkakaunawaan sa isa. So if we have peace and we have unity, so the progress will always go on. So mga mahal ko pong mga kapatid, bukas po ay magkakaroon tayo ng talakayan po dito. Isa pong relihiyong usapin, isang daan ng aming pamamaraan nang sa ganun na tayo magkaroon ng pagkakaunawaan. Ano po ba yun? Alam naman po natin na kapag sinabing Muslim at Kristiyano, we both all know that even though we have many differences, hanapan natin ng pagkakatugma. Bukas ay ating tatalakayin kung ano ang aming pananaw at ang aming paninindigan at ang aming masasabi patungkol sa pananampalataya ng ibang mga reliyon at kung ano naman ang aming pinaniniwalaan patungkol sa mga kasalukuyang lumalaganap ng mga reliyon. Hindi po para sabihin sa inyo na kami ay magaling at kayo ay hindi. At hindi naman para kami ay magamunan debate. Hindi ho ganun. Kung hindi tayo ho ay magkaroon ng mas mainam na kaalaman patungkol sa Islam. Because dadating at mag-a-arrive lamang ang respect kapag kung tayo alam natin ang bawat isa at kung alam natin kung anong pininiwala natin ng bawat isa. At ibibigay ko po ang mikropono dito po sa siyang magtataguyod at mananatili po ng ating istasyon at ipagdasal po ninyo na ito po ay magpapatuloy, dito po ay aming pinaplano na habang buhay na, inshallah. Dahil lahat po ng mga podcast dito at aming gagawin ay ilalive din po natin ito. At dahil po ay may mga nakakasapo kami mga TV program din po sa buong Pilipinas. So, mahal na kapatid na Abdul Wakil, taga dito lang po siya sa Dimasalang. Siya po ang ating caretaker ng Masjid Dimasalang, ang anak po ni Abdul Majid. Alhamdulillah, brother. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ay dagdag ko lang po sa inyo, mga taga-Masbate, mga tiyo, mga tiya, na ito pong layunin po, ang unaw ng layunin ng Philippine Islamic Propagator ay ang una sa lahat ay ibigay sa inyo ang karapatan ng dakilang Diyos na dapat siya ay kilalanin sa bayan. Magiging paulit-ulit lang po kami dito, wala na pong ibang tema. Sinabi po nating Direktor si Abdulrahman Cruz na yun lang pong pinakasimple na doktrina ng Islam, na sambahin ang kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa nag-iisang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang huling propeta na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, bilang panapos, ang akin lang po matagubilin, magtiwala po kayo sa amin dahil kami po ay mga Muslim. At sisikapin po natin, lagi po namin kung sasabihin, huwag po sana kayong papayag na ang relihiyon ang magiging dahilan ng ating pagkakahati-hati. Mahalin natin ating presidente, mahalin natin ating gobyerno, sumunod po tayo sa batas. Magandang umaga po sa inyo, Masbate, at tayo po ay narinig din ngayon sa Kalbayog at meron po nakaantabay po sa atin. Mga kapatid po ng mga Musliman, kung saan man po kayo ngayon naroroon, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magkita-kita po tayo bukas at magtalakayan po tayo. So alhamdulillah mga minamahal ko mga kapatid, yun po ang magsasalita bukas, yung panganay ko po si Mark Anthony. His name is Abdulrahim. And ang kumakatawan po talaga dito si Abdul Wakil, inuulit ko po si Apuis. So mga minamahal ko mga kapatid, kung hanggang saan man mapuputol ang aking istasyon, dahil hindi ko po alam kung paano siya magkakat o mag-e-end, pinapaabot ko po sa inyong muli ang pangkapayapaan at inshallah ang pagpapala at pagpupuri ng pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buong kamasbatinyo ay sumainyo nawa inshallah. Magmula sa ating mga gobernador o congressman, sa ating mga mayores, ating hepe, at ang mga kapulisan, mga barangay captain, at sa mga sa Leyte, sa Bicol, at inaabot ng mga istasyon. Sir, maganda pong umaga sa inyo.
kapayapaan ay sumayin niyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Naway bigyan kayo ng pagpapalaan, nabigyan kayo ng maraming biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sana po ito na po ang panahon at simula ng ating sabihin natin pagkakapatirang laliman na natin, mga minamahal ko, mga kapatid. Yun lamang po, wala na pong iba, mga minamahal ko, mga kapatid. Maganda pong umaga sa inyo muli. Magandang umaga, Masbate. Magandang umaga, Pilipinas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatirang mga kamusliman. Thank you very much. Kailangan mo na may pamilyarize sila. Maraming salamat po sa inyo. Yan ang logo natin ang pagkakarap ng programa at saka bago magsimula. So maglalagay tayo ngayon ng music background.